Ang musmus na katawan na ito, isang musmus din ang dinadala. Siya si Elias Nene, 14 anyos lamang pero heto't 6 na buwan ng buntis. Nalaman ko nung August, nung nakaraang taon, na buntis po ako. Kasi po hindi na po ako dinadatnan. 4 na buwang itinago ni Nene ang kanyang pagbubuntis sa pamilya. Pero ito'y hindi nakalagpas sa mapanuring mata ng kanyang ina. Nahalata ako kasi bumibili ako ng stock namin ng napkin. Pag ano ko ng napkin, marami pa rin. Tapos lagi siyang tulog, lagi mainit ang ulo. Tapos sabi ko doon sa asawa ko, tanungin mo nga yung anak mo kung anong nangyayari sa kanya. Nagtapat naman talaga siya. Ano? Siyempre, gulat. Nanginaayang ako dahil nga, paano naging kinabukasan niya? Sobrang natakot po ako kasi hindi ko po alam kung paano ko sasabihin kay mama, paano ko siya bubuhayin. Ang dami pong tanong pero wala na po akong magawa. May araw pa nga po na ginusto ko na lang siyang ipalaglag. Pero iniisip ko din po na kasalanan ko yun, bakit ko ipapalaglag. Isa lamang si Elias Nene sa higit na 100,000 kabataang Pilipino na napaagang pagbubuntis ayon sa record ng PSA o Philippine Statistics Authority. Araw-araw, nasa 504 per day na 10 hanggang 19 na taong kabataan ang nanganganak. Ang pinakamaraming bilang ay sa Calabarzon, Region 4. Siya ang pinakamalaking population, kung kaya doon lumalabas na pinakamataas. The other year, nakita namin bumaba na ito 183,000 per year. Pero nakita namin may grupo ng kabataan, yung 10 hanggang 14 na taon, nagulang na tumaas mula 1,300 noong 2011 naging 2,250 nitong 2018. Kadalasan kasi ang mga batang ina ay galing sa mahirap na pamilya, taga rural area, taga probinsya. So nakikita namin na ito'y nakababahala. Pero hindi lamang daw ito usapin ng kahirapan. Bumabata ang edad ng pagreregla. Pangalawa, dahil mas bata sila, mas konti ang alam nila tungkol sa sexualidad. Meron ding elemento na may social media rin. 80% ng kabataan may access sa internet. Meron din kaming tinatawag na institutional. Isang example na, yung comprehensive sexuality education ay isang bahagi dapat ng schooling. Pero hanggang ngayon, hindi pa na i-roll out ng DepEd ito. Aminado nga si Elias Nene na naging mapusok sila ng kanyang 16 years old lamang na boyfriend. Impluensya lang po, tsaka yung mga kabataan din po kasi di ba po nag-explore po kami. Kaya para pong gusto rin po namin i-try yung mga ginagawa po ng iba, yung sa mga napapanood po. At sa ating ang kultura bilang mga Pilipino, madalas na ang paksa ng pagtatalik ay itinuturing na kabastusan sa loob ng pamilya. Tinatanong namin yung mga nanay, sino sa inyo ang nakikipag-usap sa mga anak nyo tungkol sa sex? Siyempre, kaunting-kaunti yan, no? Tapos nahihiya pa sila. Hindi rin kasi nila alam kung paano kakausapin yung mga anak nila. Saan nakukuha ng mga kabataan yung alam nila? Kung hindi sa internet, sa mga kaibigan. Hindi namin kasi napag-uusapan sa bahay yan eh. Kasi ang ano ko talaga, sa school na pag-uusapan yan eh. Sagot naman dito ng Education Department. Sa amin naman, kasama yan sa health, no? Kailangan ang ituro natin sa mga bata yung risks. We keep them active, like mga sa sports or joining clubs. Maraming activities sa school. Ayon sa isang OB-gynecologist, may epekto sa kalusugan ng batang ina at ng kanyang magiging anak ang maagang pagbubuntis. Dahil kulang sila sa nutrisyon, kulang din ang paglaki ng bata. Prone din sila sa prematurity. Meron ding mga batang lumalabas na may learning disabilities or birth defects. Sa mother side naman, ang pinaka-common talaga is anemia. Kasi siya mismong teenager, kulang na yan usually sa iron supplements. Tapos mabubuntis pa siya. Napaka-risk factor ang cesarean section. Kasi hindi pa sapat yung kanilang pelvic bone for normal delivery.
Ito raw ay may epekto rin sa takbo ng kaisipan ng mga batang magulang. It can lead to severe stress, pwedeng mag-lead ng depression, lalo na pag hindi ka ready at saka alam mo na ito ay bagay na ayaw ng magulang mo. Ang hirap pa nito, umaasa lamang sila Nene at Totoy sa kanilang mga magulang para may pantustos sa pagbubuntis hanggang sa pagpapalaki ng bata. Pagsama-sama ko sa pag-check-up niya, pagbili ng gamot niya, paano pag-alaga, pagpapaligo ng bata. Ang sinasabi nga daw po ng NED ay umaabot sa 27 hanggang 47 bilyon pesos ang nawawala taon-taon sa mga pamilya nang dahil sa teenage pregnancies. Kaya ito raw po'y dapat ang ideklara bilang isang national social emergency. Ang cost ng isang bagong pagbubuntis sa isang pamilya will take up to 1/3 of their savings. E di, manghihiram ka na. So lalo kang nababaon sa kahirapan. Ang kailangan din kasi ng mga kabataan serbisyo. Sa ngayon, mukhang umiiwas ang gobyerno natin sa pagbibigay ng family planning services, lalong-lalo na sa minors. At any rate, karapatan yan kasi ng mga kabataan na hindi dapat pigilan. Nakalinya naman ang mga programa ng DOH na bigyan ng serbisyo at the community level, pero meron din mga limitasyon ng batas na kailangan siguro maamihandahan. Kailangan pa rin ng parental consent, ay nagiging malaki din ito sa pag-abot ng mga commodities o mga programa patungkol sa teenage pregnancy. Nakikita namin na kulang pa ito. Kung kaya ang cabinet ay inutusan na ng presidente para tugunan ang teen pregnancy. So magsisimula na ito dapat this year once maipasa yung executive order. Tumutulong na rin ang Kongreso para mapababa pa ang insidente ng teenage pregnancy sa ating bansa. Ito sa pamamagitan ng mga panukalang batas tulad nga ng inihain ni Senator Risa Ontiveros. Isa pang agap na nais punuin o tugunan nitong panukalang batas ay yung social protection sa ating mga teenage parents na siguruhin na pagkatapos manganak, makapag-aral ulit, makapagtapos para bumalik sa tamang groove papunta sa adult life. Habang hindi pa nga naipapasa ang nasabing panukala at amyenda sa kasalukuyang mga batas, isang panawagan ang naisipahatid ng POPCOM sa mga kabataan. Aming pagkalahat ng slogan, no? Ay piliin ang pangarap, huwag ang panandali ang sarap. Maging mas mapanuri sa kanilang sitwasyon. At para po naman sa mga magulang, pang-unawa ang ibigay sa bata. Importante yung openness, acceptance, and support. Very critical ito, no? Masyado pa silang bata to take on the responsibility of an adult. Kailangan talaga ng gabay ng magulang. Walag na kayong gumaya para hindi na kayo tumulad pa sa amin. Sobrang hirap ng masampal ng realidad na totoo nga yung mga sinasabi ng magulang natin. Kaya dapat makinig dahil sa kanila.